Galit ka daw. Sino yun? Gandang gabi. Ito na yung, ayaw pa rin mag-focus ha. Ito na yung T6 block na gagamitin natin para sa ating offset. 1 inch yung kapal. So, lilinisan muna natin doon sa ano, sa milling machine. Gamit tayo ng parallel bar. Ito, dalawang manipis. Notice nyo yung paikot ng ano natin, rotation ng fly cutter natin is counterclockwise. Ito yung dinesign ko kasi dito siya magka-cut sa kabila at saka yung chips papunta dito. So, mas safe tayo pag gumagawa kasi hindi tayo matatamaan ng chips ng aluminum. Ito, counterclockwise. Dito tayo gagawa ng offset. Hindi tayo gagawa ng offset dun sa lathe machine. Ito na, nakikita nyo kung gaano saka kintab at saka kung gaano saka flat. Yan, malinis na. So, sa kabila ulit. Gamitin lang natin ng deburring tool para sa mga sharp edge para hindi siya masama sa pag-ipit sa vise. Paganyan lang. Wala na, hindi na matalas. So, sa kabila ulit. Siguraduhin natin na malinis yung nilalapatan ng ating parallel block natin. Para pantay yung thickness niya. Kunting tap lang ng plastic mallet para lalapat yung material natin doon sa parallel block. Last pass. Maganda pag sa milling vise kasi yung vise nito pag nilapat mo sa ilalim naka-align na ito. So naka-zero na siya. Subukan natin i-measure kung sukatin natin yung thickness niya kung parehas magkabilaan yung bawas natin. Deburr muna. Baka masugatan tayo. Tignan nyo kung gaano siya kakintab. Eto. Sa part na ito, yung dito sa gilid, mamaya na natin lilinisin kasi mag-iipit pa tayo dito sa vise mamaya. Baka mas-scratch lang siya. So, uulit ka naman ng ano, ng pag-replace mo ng side na to. So, panghuli na ito. Magbubutas muna tayo. O, di kaya, i-square muna natin yung sa taas at sa ilalim. Pero, magsusukat muna tayo dito.
38.41. Hindi pala 41 yun. 47 pala yun. 38.47. Sa kabila. 38.48. So, sobrang liit na ng difference niya. Parallel yung ano natin. Yung pagbawas natin. So, kung ano yung thickness dito, ganun din sa kabila. So, kailangan na natin siguro butasan na natin o mag-square tayo dito sa kabilang dulo. Pero siguro dapat butasan muna natin kasi hindi natin alam kung ano yung sobrang material mamaya. So, lagay ko ulit ito sa ating vise. Dapat yung vise natin sobrang linis nito para hindi masugatan yung mga T6 natin. Halimbawa, pag meron siyang chips, kahit ganito kaliit yung chips. Ito. Pag naipit yan dito, kasama ng material natin, babakat ito sa material natin. Kasi mas malambot nito compare mo dito sa jaw ng vise natin. So, balik lang natin. At kuha na natin ng center. So, hahatiin natin ito sa dalawa. Sa half. Hanapin natin yung center nito. Ang gagamitin natin yung ano, yung edge finder natin na may ilaw. So, itatap ko ulit para maging level siya. Pero pag parang diskumpiyado ka, pwede mo naman i-reface ulit before tayo mag-start. Pero sa akin, okay na ito. May nakalimutan pala ako. So, dapat pala talaga linisan natin yung isang side para may basihan tayo mamaya sa mga sukat natin. So, yung parallel plate, pwede pa rin natin yan magamit. Pero iba na yung gagamitin natin. Hindi na fly cutter yung gagamitin natin. Gagamit tayo ng carbide and mill na pang aluminum. Tanggalin muna natin yung ano, yung fly cutter. Yung fly cutter ko, homemade lang ito. Ginawa lang namin. Bumili lang kami ng carbide insert na pang aluminum. Sobrang talas nito. Ito. Ayan. Sa side nito, dito sa side na to, yung kumakain ng material natin. Dito. Pag hindi na siya matalas, pwede natin unscrew yung sa gitna. At saka, paikutin lang konti. Hanggang maubos yung lahat ng side. Wala na. Circle naman ito. Wala naman siyang edge. Pero, pwede natin magamit dito. Paikot. So, sobrang sulit kasi matagal din siya mapurol. Sobrang talas niya. Kaya makikita mo rin sa finish ng ano, ng aluminum natin na parang mirror finish siya. Papalitan lang natin ito ng ano, ng carbide end mill na pang-aluminum din. Ito yung carbide ko nung nakarang araw. Na-damage ito kasi maluwag yung pagka-bias ko dito ng material natin. Ayan. Nabungi na siya. Dapat 3 float ito. Tatlong ipin ito. So isa na lang natira. Pero meron pa siyang ano, siyang side na wala pang damage. So pwede pa rin magamit. Tingnan natin mamaya kung ano yung finish niya.
pag na-testing na natin. Sayang naman ito kasi sobrang mahal nito. Ito siguro umaabot na ito ng 2,000, isang carbide end mill lang. Ayan, 14 mm. Pares natin sa collate. Ito. Ayan, ito yung ipapasok natin dito. Ayan, yung kagandahan dito is yung collate na ito, halos lahat ng side ng bilog kaya niyang i-grip. Maliit lang yung side na hindi siya magi-grip sa ano, sa end mill natin. So sobrang kapit niya. Kailangan talaga ito yung gagamitin natin kasi pag nagmi-mill tayo, minsan yung ginagamit natin na talim, yung sa gilid, kung matalas ito at hindi mahigpit yung pagkakapit sa chuck, may posibilidad na masira ito, mabali, or hindi kaya yung material mo masisira din. Ito, pinapasok lang yan dito at saka ito. Notice nyo, tapered siya kasi ito yung papasok dito sa loob. Tapered din yun dito sa loob. Pag hinigpitan mo siya, so hahatakin niya ito at saka magko-compress. Kaya walang kawala yung end mill natin. Yung paghawak nun kanina, pang expert na yun. Kasi yung hawak namin, ganito lang. Ganito. Bawal hawakan ito pag umikot. Siguradong yung kamay mo, mauubos yung kamay mo sa ano, sobrang talas niyan. So kung higpitan namin pag ganito lang at pinapaandar namin, kasi yung milling na ginagamit natin is merong tinatawag na VFD. Ibig sabihin, variable frequency device, para maka adjust tayo ng ano, ng speed. To 20 pa rin siya, pero yung frequency niya pwedeng i-drop from 60 Hz to 0. So pag pina-under natin, limbawa, pa-underin natin. Ito yung knob niya. So nakita nyo kung gaano kahina. Kaya sobrang advantage nito kasi minsan nagtatapping kami. Ito yung ginagamit ko. Hindi na kami nagma-manual tap. Ito na siya. Mamaya papakita ko yung best part. Yung pag-tap natin para sa regulator. Hindi yan mano-mano kasi mahirap na pag manual yung pag-tapping mo. Minsan hindi pantay. Ito, pwede na to. Pwede na nating bawasan. Isa pa sa maganda sa mill na to, meron siyang tinatawag na DRO. Ito. Hindi nakasaksak. Sandali. Main purpose naman ito, halimbawa, kanina nag-cut na ako, first cut. Pwede kong i-zero yung x-axis, babawasan natin ng 0.1 mm yung material natin. Dito tayo nagbabase. Sobrang accurate nito. Ayan, nagbawas na tayo ng 0.10 mm. Manipis lang yan. Ah,
Ayan, yung end mill natin, okay pa rin. Kahit may sira na siya, okay pa rin. Magpapasok ulit ako, magkakat ulit ako para maging malinis siya. Ayan. Makintab pa rin yung finish niya. Kahit na yung nabawasan na yung ano niya, talim. Tanggalin natin. At saka mag-a-align na tayo. Una natin ng center. Ganito pa rin ang paghawak. Bawal ganito. Ayan o. Makintab pa rin. Kumuha ako ng papel. Yung purpose nito, yung sa plate natin. Para hindi gagalaw yung plate. Sa magkabilang side lang yung plate. Bawal yung plate na to mag-slant na pa ganyan. Dapat nakadikit sa jaw ng vise natin. Dikit ko lang ito dito sa gilid ng vise natin. Ayan. Para pamaya, pag binaliktad natin, ganun pa rin. Dito lang natin i-align. Ito yung edge finder natin. Iilaw ito pag dumikit dito sa material natin. Kunin muna natin yung edge ng X. Pinapaikot ko ito kasi hindi mo maiwasan yung run out ng spindle natin. Merong run out yung spindle natin. Kahit sa mga bago pa, meron talaga yan. Maliit. Pag dumikit yung parang bilog sa ilalim, iilaw yan. Ayan. Pag umilaw siya, ibig sabihin, nag-touch na yung kabilang side nito dito sa kanya, sa material natin. So, ang gagawin ko, para makuha ko yung pinaka-edge nito, yung size ng dulo nito is 10mm. So, hahatiin lang natin yung 10mm, magiging 0.50. Pero ngayon, pag nag-touch na siya, dito, ito yung gagawin natin. Yung x-axis, magsisiro tayo. Pagkatapos, yan, zero na siya. Off ko muna. Mag minus 5 lang tayo, 5mm, para makita natin yung center. Yan na, naka-center na siya. Yan, yung edge at saka yung dulo ng edge finder natin nasa sentro na. So, dyan na tayo babase ng mga sukat natin. So, ito yung 5, gagawin ko itong 0. Next natin na gagawin yung edge naman ng y-axis. Ito, magkabila. Kunin natin yung edge para makuha natin yung center nito. Ganito lang siya. Ikutin ulit. Kasi pag di mo pinaikot ito, yung run out, magkabilaan, hindi mo makikita yung pinaka-center niya. So, magbutas ka, medyo offset pag hindi mo siya na-center. Ayan, umilaw na siya. Pag umilaw na siya, dito magsisiro tayo sa y-axis. Next natin gawin,
kunin na naman natin yung edge sa kabila. Ayan. So 35.375 yung distance na itinlabel ng edge finder natin. So anong gagawin natin para makuha yung center nito? Yung sa DRO, meron tayong makikita na 1/2. Ayan, 1/2. Papiliin ka niya kung saan axis gusto mo siyang i-divide into 2. So, kailangan natin is Y. Pindutin lang natin yung Y. Yung 35, mag-divide 2 yung namaya. Para hindi ka nagagamit ng calculator. Ayan. 17.690. Dyan nakatuon yung center niya. Ito. Lagay natin sa 0. At tingnan natin yung edge finder kung nag-center siya. Ayan. Oops. Kung maganda yung gamit, yung pagod nawawala kasi parang nag-i-enjoy ka sa paggawa mo sa milling, sa machine. Pero kung machine, yung machine medyo may katagalan na. Mahirap na yung ano, may mga attitude na siya na kailangan mong intindihin. Ito, naka-center na siya. Yung edge finder natin, na-center na yung material natin. Ganun lang kadali. At saka, magsusuka tayo kung gaano ka layo yung bubutasan natin. Yung sa last video natin, sa part 1, nakakuha tayo ng 22.5 na distance from adapter to regulator sa tangke na sinukat natin. So ang gagawin ko, sukatin ko yung ano, sukatin ko yung, kunin ko yung sukat ng OD ng tube natin. Ayan. 23.5. So, palati niyan. So, from 0 dito, maingay ka dong ah. Ano dong? Galit ka? Galit ka dong? Sino yun? Gabi na. Oh, madilim na sa labas oh. Nag-overtime kami para may i-video tayo. Mas maganda kung gabi kasi hindi siya mainit. Ayan, nakuha na natin yung edge ng x-axis. So, i-move natin siya ng 11.75. Ayan. Ayan. Diyan tayo mag-start sa pag-drill para sa adapter natin. Ayan. Naka 11.75. Hirap minsan yung y-axis, pag hindi mo nabantayan, masabi mo yung lever na to, iiba yung 3D niya. So, minsan, para mas sigurado tayo, ilock natin. May lock yan dito, yung dalawa. Ayan, nakalock na. So, kahit masagi natin to, hindi siya basta-basta gagalaw. Magbubutas tayo. Ipasok natin to yung adapter natin. Ayan, pasok natin ito sa ilalim. Sa magiging butas niya. Ganyan yung position niya.
Hanap muna ako ng ano. Ng drill bit na 14. Ako dito nagmamachine, yung assistant ko naman na si Dodon nag-a-anodize sa likod. Ganun kami magtrabaho dito hanggang gabi. Marami kasi yung ano, yung kailangan tapusin, saka maraming order. Sana all. So, yung iba na medyo matagal matapos, pagpasensyaan nyo na, hindi madali yung ano, yung paggawa ng airgun. Ito, part-time lang ito. Para natin makukuha yung tamang depth ng drill bit natin na hindi tayo magkakamali. Mas maganda yung mill na to kasi nag-install ako sa kanya ng another steel dito para sa depth. So ito, nag-touch na yung ano, na yung dulo ng bit. At dito dapat ilagay natin 0. Para mamaya hindi tayo magkakamali na masobraan sa butas or kulang sa butas kasi meron siyang ano, digital scale na siya yung mag-measure kung gaano nakalalim yung binutasan natin. Double check lang muna kung gaano kalaki yung drill bit natin. 14 mm. Yung final cut natin is 15. Buti na lang na naalala ko yung first video natin na uunahin pala natin butasan yung sa ilalim saka natin bubutasan dito sa itaas. Kasi para mas fit niya yung ano. Pero kahit na siguro unahin na lang natin ito kasi naka-align na ito. Saka na natin bubutasan dito sa ilalim. Saka may pang deburr naman ako sa loob na makuha ko yung mga sharp edge ng butas na galing sa ilalim. Ito na kasi naka-position na ito. Mahirap na mga ganun ulit kasi malilinis pa tayo dito sa kabila. So ito na. Titirahin na natin ito. 33 mm lang yung depth. Kailangan talaga pag gumagawa tayo ng mga aluminum parts na minamachine natin, magamit talaga tayo ng face mask. Yung medyo makapal kasi yung mga dust nito. Delikado yan sa ano, sa bagat natin. Instead ng rimmer na gagamitin ko, ito na lang. Mayroon akong end mill dito na 15 mm. End mill lang yung gagamitin. Yung sa plate holder, iba't ibang bit, shank na size, dapat meron talaga siyang same size din sa kulit natin. Hindi pwede yung sobrang laki. Okay yung undersize konti, pero yung mas malaki dito, hindi siya pwede kasi masisira yung kulit natin. Then ito lang. Ito yung papasok. So measure lang natin kung gaano ito kahaba. Pasensya na kasi wala tayong kodigo dito na pwede nating tingnan yung mga nakasulat natin na mga data ng measurement natin. Pagkatapos nito, i-honing pa ito para lalong tikintab
yung finish niya sa loob. Yung magaspang na finish, kahit guhit, magkakaproblema tayo sa ceiling niya kasi sa guhit siya mismo dadaan para mag-leak. So dapat mas better na mas pino siya, mas maganda. Natin kung pasok yung dito sa ano natin, sa duct. Ayan. Smooth na smooth. Lapat na lapat. Clearance, walang clearance. Tama lang. So, bubutasan lang natin para sa maging alin niya. Magtsaga lang kayong manood. Siguradong may matutunan kayo. Sa mga aspiring na maging isang maker dyan na gustong gumawa ng sariling airgun, manood lang ng video. Siguradong may matupulot talaga kayo ng mga idea na minsan hindi pinapakita ng mga kapwa machinist natin. So tapos na. Tapos na yung butas dito. So kabila ulit. Ito yung maganda sa ating milling compare mo sa pag-align dun sa lathe. Kasi yung sa lathe, pag natapos dito sa kabila, babalik na rin na naman at saka doon naman sa kabila bubutasan. Pero ang problema doon kasi yung mga jaw ng lathe natin na 4 jaw, hindi yan align talaga na magiging ang pagbawas mo dito at sa kabila magiging parallel siya. May ano talaga yan, may tinatawag na run out yung mga chuck natin. So yung maganda sa milling, pag binaliktad natin to, siguradong align pa rin siya kasi dito siya lalapat sa ano niya, sa parallel plate natin. Ganito lang, kunin natin ito, balik na rin. Ito na yung butas. Ayan. So balik na rin natin. Same din kanina, i-align natin dito. Subukan natin yung drill bit na to papasok sa ano niya, sa butas kanina doon sa kabila. Ito lang. Ganyan na mag-align. Saka konting tap. Subukan natin kung align siya. Ayan, perfect siya na align.